Hey guys, so this is Sir Archie, no? So this is Sir Alpapi. So ngayon, nandito tayo sa actual na lugar ng ng ating i-discuss. Guys, ipapakita ko lang kung anong itsura ng environment dito, no? By the way, this is in Hagonoy, Bulacan, no? Although certain parts lang ang ganito, pero talagang pinuntahan natin ito para talagang makita nyo ang ating sitwasyon. So before the discussion, ayan, I will give you a glimpse kung ano po yung sitwasyon, okay? Yeah, okay guys. So look, ayan po ang ating sitwasyon dyan. As you can see, medyo malalim po talaga ang tubig. Ayan, talagang malalim siya. So flooding, no? Talagang mataas ang tubig. So kung titingnan nyo, ayan, you can see it. Ayan, kaibigan. Guys, kung titingnan mo kung hanggang saan ko yan, guys, makikita mo hanggang tuhod po yan. So let's start with the discussion. Okay, sige. So ano po ba ang mga disease conditions na pwede nating madiscuss, guys, dito sa ating sa mga ganitong sitwasyon? So number one na lumilitaw dyan sa board exam will be, of course, your leptospirosis. Therefore, kapag sinabi natin leptospirosis, ano ang vector niyan? Commonly yung mga rats natin, no? Mga daga. So kapag tinanong sa board exam, what is the common vector? That will be your rat. Now kapag sinabi natin causative agent, what will be the causative agent? What causes the disease condition? Therefore, the answer in the board exam will be your Leptospira interrogans. Yes, you heard it right, guys. That will be your Leptospira interrogans. Very good. Now, sir, ano ang pathogenesis nito? So the pathogenesis of this disease condition will be what? Siyempre, it will enter your bloodstream. Your Leptospira will enter your bloodstream via what? Guys, siyempre, pwede dyan yung ating mga broken skin membranes, broken mucous membranes, ayan, broken skin. Okay guys, therefore, sa inyong mga sugat, pwede yung mag-enter. Nakukuha? Yes. At siyempre, always remember, kapag nag-enter yan sa ating mucous membrane, nag-enter yan sa ating broken skin, therefore, it will enter the bloodstream, no? Kaya nga, always remember, guys, it can cause what? It can cause infection of the blood, septicemia. At dahil blood yan, pwede yan makapunta sa ating mga organs. Therefore, it can cause meningitis, it can cause kidney failure, at syempre, ang pinaka-common, tatandaan, guys, no, meron siyang affectation sa liver. So, karaniwan sa board exam, guys, no, ang pipiliin mong symptom as syempre, yung mga liver-related. For example, guys, you will have your jaundice. Okay, guys, you will have your ecteric sclerae. When we say ecteric sclerae, nagye-yellow yung mata. Kapag sinabi natin jaundice, yellow po yung skin. Okay? Yes, very good. Therefore, always remember, what will be the mode of treatment? Siyempre, ang laging itatanong dyan sa board exam will be the drug of choice. So, sir, ano po ba ang magiging drug of choice natin? Guys, the drug of choice will be, of course, you will have your doxycycline, or you will have your penicillin. Very good. Doxycycline, and you will have your penicillin. Nakukuha? Yes. Now, what are the things we can do to prevent your leptospirosis? Siyempre, kapag ikaw ay susuong ganito kaklaseng tubig, guys, always remember, mas maganda nagsusuot ka ng boots na mga protective equipment natin. Pero, kaibigan, siyempre, alam naman natin, prevention is better than cure. Very good. Prevention is better than cure. So, ano ang mas maganda dyan? Kung malalalim ang tubig at alam mo, guys, na may rat infestation or may risk ng rat infestation dyan, syempre, kaibigan, huwag ka na lang sumuong sa tubig kung hindi naman kinakailangan. Okay? Yes. Okay, guys. Therefore, ayan, this is Sir Archie. Sana po kayo ay natuto. At syempre, kaibigan, I will take this opportunity na rin, no? Guys, to call out and to reach out for guys, the national government, kung sino man po ang pwedeng makatulong sa lugar na ito. Okay guys, sana po mapanood nyo itong vlog na to. So please share, guys, sana po i-share nyo ito para malaman natin ang sitwasyon ng mga tao dito. Okay? Yes, very good. Oh, another look, guys. Ayan, guys. Ayan, sana po hindi ko lang alam kung ano magandang solusyon, kung proper drainage or magandang paraan ng tubig. Ayan, kung ano ang pwedeng gawin ng ating national government. Ayan, okay, sige po. So sa ating mga butihing mga politicians na nakaupo at nakaluklok, okay guys, sa ating sa ating tinatawag na guys gobyerno, sana po matulungan niyo po ang mga tao dito, at tiyak ako matutuwa sila kapag natulungan po sila. Maraming salamat po. So, this is Sir Archie, guys. This is Sir Archie's blog. This is Sir Archie's medical and nursing blog. Therefore, thank you, and guys, God bless. Maraming salamat sa inyo. Stay safe, everyone. Stay safe. Thank you, guys. Thank you.